Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong life coach, ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. No, ngayon po ay araw ng Biyernes, November 20, 2020. Alas 3 po ng hapon at susunod po na sa susunod na oras po, sa isang oras, ay magsasama-sama at mag-aaral na naman tayo. Uunawain at aalamin natin ang mga bagay na mahalaga tungkol sa ating buhay at kalusugan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jericho Mendoza. Sumaati nawa ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan, maging kapakipakinabang po sana ito sa ating buhay araw-araw. Muli, pag-usapan po uli natin ang ating usapin tungkol sa ating kalusugan. Pero bago tayo magsimula ng maraming bagay, mga kaibigan, akin po kayong inaanyayahan dahil ito po ay bukas na. No? Maaga ang Pasko sa Uno, papuri at pasasalamat sales rally via Facebook Live. Bukas na po ng alauna, mga leaders, distributor, lahat po ng kababayan natin. Inaanyayahan ko po kayo na mag-tune in kayo bukas sa Facebook, alauna. No? Kasi po marami tayong mga sorpresa sa ating gaganapin na sales rally. Ayan po, nakikita nyo sa inyong screen. Again, maaga ang Pasko sa Uno, papuri at pasasalamat. Pangungunahan po ito ng ating pinakamagaling na host na si Mr. Butch Tan at ang kanyang co-host na si Diane Medina. Napakasaya sigurado nito. Ito po ay mangyayari dalawang araw. Sabado at Linggo, 21 and 22. I repeat, alauna ng hapon, huwag kayong mawawala at baka ka manalo. No, maraming sorpresang, malalaking sorpresang ipamimigay dyan. Ayan po, mga kauno. See you tomorrow, alauna. Excited na ako kasi ayan na naman. May mga i-announce na namang mga top earner, mga bagong awards, mga kung ano-ano po. At alam niyo naman, ang Uno, palagi ho itong nagpapamigay ng biyaya araw-araw. So, yun po mga kauno, no? So, eto na, ang daming nanonood. Malapit na ho tayo ulit mag-100. And share nyo pa ho mga kauno, mga kababayan, para po mapaglingkuran natin ang ating mga kapwa-tao. Dahil napakaganda po ng ating discussion ngayon. Ang ating pong topic ay para ho tumalino ang ating mga anak sa Total Wellness Solution. Pero bago ko simulan, bumati muna tayo. Ang dami ho nating tagapanood ngayon. Nakita ko kanina, no, nandiyan si Melo Garcia Capitana. Hello sa inyo. Hello na happy watching. Nandiyan si Ibares Gorio Marjolin, no? Exil Bestudio, nandiyan siya. At nakita ko marami nang naka-tune in coming from Hong Kong and United Arab Emirates. Hello po sa inyo diyan. Stay safe po kayo lahat. Daisy Sinsuat, nandiyan siya. George Guillera, hello po sa inyo. Happy watching. Nandiyan uli ang ating suki, si Aladdin Monet. Nandiyan siya. Lea Pastor, good morning sa iyo. No? At may mga nagpapa-shoutout dito, ang entrepreneur EOS 6x15, si Denry Owagula Owagalub. Ah, hirap ng pangalan mo, no? So 'yon, napakarami pa at gusto ko sanang batiin lahat pero mauubos ang ating oras. Noemi Bonicelle, morning coach, TMC, Hataw, Hong Kong. Yan, grabe. Okay, guys, no? At mamaya ulit tayo babati sa ating mga kababayan. At nandiyan ang ate. Ito pa, isa na lang. Ito ang ating leader from Mindanao, Ibrahim Bagong Bayan. Hello sa iyo, Upline Ibrahim, no? Kasama ko yan before nung kami ay mag-travel incentive. At meron na naman tayong travel incentive ngayon, no? Naka-announce na sa Balisin, ang gandang ano noon, ang gandang lugar ng Balisin dito sa Pilipinas. Ngayon mga kauno, no? Simulan na po natin ang ating usapin tungkol sa ating Total Wellness Solution. Paano ba tumalino ng mabilis at tumangkad ng mabilis ang ating mga anak? Alam niyo kung bakit ko po ito tinapik ngayon? Marami hong mga magulang, marami hong mga parents ang nagme-message sa akin almost every day. They are very, very much nagwo-worry sa health ng kanilang mga anak. Kasi tama naman yun, nasa bahay lang ang mga bata ngayong panahon na to. Bawal silang lumabas. Sila po ay nagmo-module, nag-aaral sa bahay. Stress ang mga bata ngayon. Nakikita ko, medyo talagang limitado ang kanilang galaw. At ang kanilang mga pagkain ay talaga ng mga
Hindi na minsan na susubaybayan na mabuti kung ano-ano ang kinakain. Kaya ho, madalas nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng overweight, nagkakaroon ng maagang pagtaas ng blood sugar. Eh dahil nga po ang kinakain most of the time is junk food. Ngayon, pag-usapan ho natin mga kauno, ano ba ang maitutulong ng proper diet at mga food supplements sa ating mga anak? Paano ba sila tatangkad ng wasto? At paano ba sila tatalino? Paano ba magiging maganda ang kanilang kalusugan? Meron ako ditong short information o lecture para sa inyo mga kauno. Mga nanay, screenshot nyo to, tapos pakita nyo sa mga anak ninyo. Maganda, makita nila, mabasa nila. Paano ba to? Paano ba makakatulong ang mga produkto natin? No? Yan, isi-share screen ko na sa inyo. Yan po, no? Lililitaw na yan sa screen. Yan. Okay. Para tumalino at bumilis ang pagtangkad ng ating mga anak. Siyempre, tayo pong mga magulang ay lagi tayong nag-aalala sa kapakanan ng ating mga anak. Sila naman talaga yung pangunahin nating priority sa buhay, no? Sa buong pamilya, ang ating mga anak ang lagi nating iniisip yung kapakanan nila. Paano ba sila mabubuhay ng maayos, lalaki ng maayos, mabuting tao, no? Maka-Diyos, may takot sa Diyos, no? At hindi nagkakasakit. Ito ho yung ilan sa mga dapat ho nating tandaan, mga nanay. Mga nanay po na kasama ng mga anak ninyo sa bahay-bahay. Madalas sana ninyo silang pinapakain ng broccoli or spinach, no? O kaya ampalaya, malunggay, pwede yon, basta green. Napakaganda ho nito na source ng thiamine and B-complex para sa magandang bone development ng mga bata, lalo na yung mga elementary student, no, sa bone development. Ang green foods, no, kagaya ng celery, spinach, broccoli, ampalaya, malunggay, saluyot, no, pipino, yan po ay mayayaman again sa vitamin B complex and thiamine, no, thiamine and vitamin B complex na maganda sa bone development ng bata. Kaya yan ho ay maganda ang pagtangkad. Kaya kung makikita nyo, yung mga bansa na mahilig sa tinapay, sa wheat bread, no, mahilig sa gulay, yung mga kinakain nila, mahilig sa salad, no, kagaya sa Estados Unidos, matatangkad sila, no, kasi mahilig sila sa pagkain na mayaman sa vitamin B complex at merong thiamine. Kaya ang mga bata doon, mabibilis lumaki. Yan ho ang sikreto, mga kababayan. No? Kaya ipadinig nyo po ito sa inyong mga anak. Kung may mga anak kayo na nangangarap tumangkad sila, no, bumilis ang kanilang pagtangkad, tumalino sila, maging sharp ang memory, magkaroon ng mental focus and alertness, dapat ho natin silang pakainin, pangunahin na po ang spinach and broccoli. Maganda yan, i-steam lang. No? Steam. O kaya boiled, pwede. Pakain natin sa kanila. Masasanay din sila. No? At least once or twice a week, mapakain natin sila ng mga ganyang gulay. Eh, nakakasigurado ho tayo na mabilis ang kanilang pagtangkad, ang kanilang memory, maganda, tumalino, at maganda ang immune system. At napakaganda rin po sa kanila yung mga beans, no? Tofu. Araw-araw maganda magtaho o soya milk. Napakaganda niyan. Kasi ito po ay merong omega-3 fatty acid para sa utak at resistensya. Tandaan nyo, mga nanay, beans, no? Mga beans, nilagang mani, no? Pakainin nyo sila ng mga legumes, no? Ng munggo, beans, tofu, dapat steamed tofu. Taho, marami hong nabibiling taho ngayon sa umaga, marami namang naglalako niyan. At soya milk, maganda po sa mga bata yan, lalo na sa umaga. Mga nanay, ginaguide ko po kayo sa inyong mga anak, huwag ho agad-agad prito, umagang-umaga. Umagang-umaga, ang kinakain ng anak natin ay instant mommy, instant noodles. Eh, nakakasira ho ito ng memoria. Again, para humayaman sa omega-3 fatty acid, ang kakainin dapat ng ating anak ay nilagang mani, no? Mais, no? Patatas na mataas sa vitamin C din, no? Beans, tofu, taho, soya milk. Ito po ay maganda para sa development ng utak ng bata at pampataas ng kanyang resistensya. Lalo na yung nilagang mani. Napakaganda niyan. Huwag ho ninyong kakainin ng mani ng pinirito o kaya yung ginisang mani o yung adobong mani. Mas maganda yung nilaga.
lalagain mo lang, mas maganda siya. Mayaman niya sa protina at magandang pampatalino ang mani o nuts. Dapat nilaga, hindi ho dapat iba ang preparasyon niyan. No? Mayaman niya sa protein at magandang pampatalino. At ito ang good news, mga nanay, mga magulang, mga parents. Ang lahat po ng binanggit ko na nutrisyon, na sustansya na kailangan ng mga bata, no? Na nabanggit ko ngayon ay makukuha din sa mga food supplement na gaya ng Crypto Organic at Wheatgrass and Barley. Pagka pala ang ating anak, mga elementary student, high school student, pakainin natin ang Crypto Organic or Wheatgrass and Barley, sapat pala to para tumalino at mabilis ang pagtangkad ng ating mga anak. Lahat po ng nutrisyon, sustansya na narinig niyong binanggit ko na galing sa beans, tofu, taho, soya milk, no? Nilagang mani, spinach, broccoli, ampalaya, malunggay, lahat pala ng sustansya niyan ay makukuha din natin sa pamamagitan ng Crypto Organic at Wheatgrass and Barley. Abay, 3 times a day lang nitong dalawa na to. Napakalaking bagay na ho nito para kumumpleto ang pangangailangan ng ating mga anak upang sila ay maganda ang pagtangkad at maging sharp ang memory, maging matalino sila, mental focus and alertness, mataas ang resistensya. Yan ho ang pinakamatipid kasi madalas ang nanay namumroblema kasi yung anak niya hindi mahilig sa gulay. No, hindi nahilig kasi hindi rin ho kasi mahilig yung magulang. Kasi kung ang magulang po ay talagang kumakain ng gulay, eh hindi pwedeng hindi magaya sa iyo ang anak mo. Kaya yung anak mo ang lifestyle eh mahilig din sa protein, prito, baboy, manok, no? Yan ang paulit-ulit na kinakain kasi yan ang namulatan nila. Kaya nga may kausap akong isang parents nung isang araw, sinabi niya sa akin, ang anak ko kasi hindi mahilig sa mga gulay. Sabi ko, kaya hindi siya mahilig, yun ang namulat, namulat siya. Ang bata, kung ano naman yung pinamulatan niya, yun ang hilig niya eh. No? Tandaan niyo ho yan. Kaya ngayon, kung nandun na tayo, hindi na ho talaga mahilig, kung magluluto man kayo ng gulay, eh hindi ho masyadong nakakakain, may paraan tayo mga nanay, no? Mga parents, mayroon ho tayong paraan. Bigyan lamang po natin ang ating mga anak ng 3 times a day na Crypto Organic or Wheatgrass and Barley ay malaking bagay na ho yan para makumpleto nila ang sustansya, nutrisyon, para sila ay tumangkad, no? Para sila ay bumilis ang pagtalino at bumilis ang kanilang pagtangkad. So yan po mga kauno ang sagot ko sa lahat ng mga nanay na nagtatanong sa akin tungkol sa pagpapatalino at mabilis na pagtangkad ng ating mga anak. Lalo na yung mga elementary student na nasa bahay lang ho ngayon, eh napakarami niyan, no? Sana po itong video na to, ipapanood niyo po sa inyong mga anak para ma-educate sila, para maintindihan po nila ano ba ang kahalagahan ng 3 times a day na wheatgrass and barley at Crypto Organic. So yan po mga kauno, sa palagay ko ay sapat na yan para sapat na impormasyon na yan para ang ating mga anak ay hindi ho tayo mangangamba na baka ang kinakain ay puro mga junk food, no? Kinakain ay puro mayaman sa mga preservatives, no? Microwavable food, mga oily food na nauuwi ho sa pagkakaroon ng sakit. Pagka ganyan ang pagkain ng ating mga anak eh inilalapit po natin sila sa mabilis na pagkakaroon ng sakit. Kaya simula ngayon, screenshot nyo yung video na to, mapapanood nyo rin ito sa Jericho Mendoza YouTube channel, no? At nakapost din po ito sa Jericho Mendoza Health Guide at nakapost din po ito sa Unlimited Network of Opportunity page, FB page. So lahat po ng klase ng platform ay pinupuntahan natin para po tayo ay makaabot ng mas maraming tao. So yan po ang ating layunin, tumulong, mag-inform sa lahat ng mga tao para po maging maganda ang ating pamumuhay araw-araw. So yan po mga kauno ang aking naipaglingkod sa inyo, no? Ngayon naman, no, dahil po nakapaglingkod na ako sa inyo ng dalawang major product, Wheatgrass and Barley and Crypto Organic, ngayon naman po ay pupunta tayo, tutunghayan naman po natin ngayon ang inyong mga katanungan, ang inyong mga inquiries. No? Ang ganda na ng setup natin, every Wednesday, meron po tayong sharer. Meron tayong product testimonial.
ang Friday naman natin, nakafocus tayo dito sa pagpapaliwanag ng total wellness solution. At meron tayo mga question and answer. Although ginagawa rin natin yan pag Wednesday, kaya lang kulang ang ating oras. Ngayon, pag Friday, marami tayong oras, no? Marami tayong natitirang oras para sagutin ko ang inyong mga inquiries, ang inyong question, para po mawala ang inyong alalahanin, mga kauno. Pero bago tayo bumasa ng mga tanong, napakarami nang nakatune in. Malapit na po tayo magdalawandaan, mga kauno. Kaya i-share nyo pa, no? Sa lahat po ng natitrain natin, sa lahat po ng mga tao nag-aaral tungkol sa uno, ito po ang tamang panahon na aralin natin ang ating mga produkto. Hello sa inyo. Nandyan si Lance the Twin, Glenn Paramo, nandyan si Bilma Picardal Mosende. Hello sa inyong lahat. Napakaraming naka-tune in. Gusto kong basahin isa-isa pero madami. No? So mga kauno, pwede na po tayo mag-type ng inyong question. Pwede na kayong magtanong sa akin. At pipilitin ko kong masagot yan sa abot ng aking makakaya. Nandyan, tune in ngayon. Kacu-tune in lang si Juliet Dumalagan. At kacu-tune in lang din ni upline Will Santos from United Arab Emirates. Ang upline ng UAE. Dati po yung gasoline boy, pero ngayon milyonaryo na. Grabe po siya. Maria Rowena Villegas Dienzo, Team Eagles International, ang ating pong partner dyan sa North, sa Nueva Ecija. No, hello po sa inyong lahat. No, mag-iingat po kayo, stay healthy and stay safe. Mga kauno, sige po, tayo po ay mag-type na, no? Magbigay na po tayo ng inyong mga questions para po atin na pong mapaglingkuran. Sige. So, number one question. Okay. No, ito may nagpapa-shoutout pa si Sonia De Ocampo. Hello sa inyo. Nandiyan si Mar Lutelia. Hello po, no? Yan, watching from Bukidnon, si Noralyn Abonito. Yan. Okay. So, sige. Ayan. Aha. Hanap tayo ng mga katanungan. Sige po. Huwag nating aksayahin ang panahon. Kung meron ho tayong tanong, i-type nyo na para po atin ang masagot isa-isa. Yan na. Nerissa Suaso Lopio. Good afternoon po, coach. Ilang taon pwede ipainom ang crypto organic at wheatgrass? Yan, magandang tanong yan. No, pwede yan sa mga elementary student. No? Actually, 2 to 12 years old, pwede na po tayo magbigay ng 3 times a day. No? Take note, no? 2 to 12 years old, 3 times a day. Yan ang mga patake natin sa mga bata. Pero pag 13 na, teenager na, pwede na po tayo magpa-cleansing dyan. 2 years old, pwede yung 2 to 3 times every day. Ang ating 2 to 12 years old. Elementary student, lalo na, pakainin ninyo, yan ho yung mga panahon na nagpapalaki sila. No? Sana nakuha mo na Rizzo Suaso Lopio ang aking sagot sa'yo. Tapos lagi ho nating papainumin ng tubig ang mga bata. No? Lalo na yung mga active masyado sa paglalaro. No? Lalo na kahit nasa loob ng bahay, active sila. Inom sila palagi ng tubig. Iwasan nyo ho ang pagbibigay ng soft drinks. No? Lee Hembra Kakbay. Salamat sir, marami naman kami natutunan. Salamat po. Salamat po, yun naman ang purpose natin. Yung marami po kayong matutunan. Yan, may Ronel Milano. May tanong po dito si Mr. Ronel Milano. Good morning po, coach. Ano po ba ang pwedeng inumin na supplement na may kulani sa leeg? Namaga po siya. Maraming salamat po sa sagot. Ronel Milano, no? Ang tinatanong mo regarding sa kulani, no? Unang-una, ang sagot ko sa iyo, ang kulani, hindi naman siya delikado. Actually, ang kulani ay panlaban ng katawan yan. Defense mechanism ng katawan yan kapag kami kumakalat na bakterya sa katawan. No? Baka mayroon siyang sugat some part in her or his body, kaya nagkaroon siya ng kulani. No? Sana siguraduhin natin na kulani. Kasi again, ang kulani ay hindi ho ito delikado. Ito po ay defense mechanism ng katawan para hindi po humaharang ho yan, para hindi kumalat ang bakterya. No, yun po ang purpose ng kulani sa katawan. At nabanggit mo sa akin, leeg eh. Baka hindi kulani yan, baka cyst. No, kung matagal na yan, baka cyst o mass. Ang mass po, ito ho yung taba na namuo na may lumalaman tubig. Ano ba ang maganda dyan? Ronel Milano, makinig kang mabuti. Ang pinakamagandang maire-recommend ako sa iyo, magpa-cleansing ka na. Kung nanonood ka ngayon, nandiyan sa left side ng screen, yung Ultimacy, dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi.
yung virgin coconut oil 3 times every day, no? Yung crypto organic 4-4-4 and zinc with vitamin D 2 times every day. Yun ang pinakamaganda para yung namumuo na parang kulani o bukol sa leeg ay lumiit unti-unti. No, yan ang sagot ko sa iyo, Ronel Milano. No, importante na meron din siyang water, 8 to 10 glasses of water every day. No, sana nakuha mo, Ronel Milano, ang sagot ko. So tuloy-tuloy po tayo. Ito, merong nanonood, si Pilar Ebanji. Hello po, coach, watching from Sultan Kudarat. No, napakalayo ng Sultan Kudarat. Nakakarating pala tayo doon. Yun, okay. May tanong na naman dito coming from Ron Ranes Samson. Hello, coach. Pa-whisper out po, Team Rambo, Hong Kong Premier. Coach, ano po yung magandang product natin na cream na magandang gamitin sa sakit sa balat? Okay. Kapag ka meron tayong skin problem, no? Ang mai-recommend ako sa iyo sa balat, unang-una yung virgin coconut oil, maganda 'yon sa mga rashes. Kati-kati rashes, no? Mga something na parang allergies, maganda ang virgin coconut oil. O kaya, no, kung ang yung allergies ay sa mukha, parang tagyawat, nangangati, maganda diyan yung crypto organic, durugin mo. No, sa tubig, durugin mo sa tubig, konting tubig, durugin mo, magiging ano yun, parang paste. Ipapahid mo sa mukha mo bago ka matulog. Nakakatulong yun. Yun, Rene Samson, dapat nakuha mo sagot ko. No? At kung meron kayo dyan, yung tinatawag nating magic cream, nakakatulong din siya. No? Malaking tulong din yan. Yung lotion natin, malaking tulong yan. At maganda kung magsasabon kayo ng ating Nobel soap, maganda rin sa balat yon. So yun, tulong-tulong yon para gumanda ang ating balat. At kapag internal naman, para gumanda ang ating balat, syempre yung glutathione capsule 2 times every day. Sana maganda magawa mo yon para talagang gumanda at kuminis ang ating balat. Ito, may tanong dito si Mary Ann Oseo Bilio. Coach, pwede po ba ang wheat, grass, and barley sa 3 years old? Oh, pwede. 2 to 3 times a day. Yun nga yung sinabi ko kanina. No? Kapag 2 to 12 years old, pwede na tayong magbigay ng 2 hanggang 3 beses araw-araw na ano, na wheat, grass, and barley or crypto organic. Mas maganda yung crypto sa mga bata pa kasi maliit yun eh. Maliit yung couplet ng crypto organic natin. Kaya kayang-kayang iswallow o kayang-kayang inumin ng mga kabataan. Lalo na yung mga 2, 3 years old. O halo nyo sa gatas, durugin nyo. Halo nyo sa gatas, pwedeng-pwede po. Okay. Hello po, Sir William Barbo. Watching po ngayon ang ating mahal na presidente. Napakasipag po ng ating presidente. Nakukuha pa po niyang manood ng ating live, no? Uno live. Napakagaling, napakabait, napaka-approachable. At swerte tayo, meron tayong magiting na presidente. Yan po ay sa katauhan ng ating Sir William Barbo. Hello po, sir. No? Tuloy-tuloy po tayo. No? Ayan na naman. Okay. Watching from Hong Kong, Golden Eagles. Ito, may tanong dito. Lance the Two-In. Up Jericho, tanong ko lang po kung ano po ang magandang supplement para po sa laging nahihilo. Salamat po, Doc. Okay. Lance the Two-In, makinig kang mabuti. Kapag ikaw ay palaging nahihilo, unang-una, i-check mo, baka malabo ang mata. O kaya naman, baka mataas ang blood pressure mo. Marami kasing pwedeng paggalingan ng pagkahilo. Pwedeng kulang sa tubig, most of the time, kulang ka sa tubig, kaya ka nahihilo, sumasakit ang ulo mo, pwedeng lumalabo ang mata mo, no? Pwede namang tumataas ang presyon, o kaya naman, bumababa ang presyon. Ano ba ang magandang maitutulong ko sa iyo dyan? Lance the Two-In. Una, importante makatake ka ng pro-cardio bago matulog. Tapos, crypto-organic, 4-4-4. Dalawang kombinasyon yan, maganda yan. Ang crypto organic, kung may depensa ang mata mo, lumalabo, natutulungan ka ng crypto. Maganda ang crypto organic para sa eye health. Maganda ang crypto organic pag ikaw ay anemic. At ito namang ating pro-cardio, maganda yan pag ikaw ay low blood or high blood. So magandang kombinasyon. So tandaan mo, Lance the Two-In, kailangan mo ng pro-cardio bago ka matulog. At the same time, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, 4 sa gabi ng crypto organic para talagang yung issue mo ng lagi kang nahihilo ay masolusyonan natin. At ang pangatlong habilin ko sa iyo, importante na kinukumpleto mo ang tubig mo lagi. 8 to 10 glasses of water every day.
para talagang naiiwasan natin ang madalas na pagsakit ng ulo. Kasi pag ang atin pong katawan ay kulang sa tubig, ang pangunahin na po nating mararamdaman ay yung mabilis na pagsakit ng ulo. Minsan nga, nauuwi pa sa vertigo pagka ganyan. So sana po ay inyong nakuha, Lance, datuin ang aking sagot sa iyo. May kasunod na tanong yan, coming from Lea Marie Delerio Javier. Good afternoon po, may nagtatanong po sa akin na nanay po. Ano daw po ang pwedeng ipainom sa anak niya na late po yung gross motor development? 3 years old daw po, di pa rin nakakatayo. Sabi daw ng doktor ay late po yung development ng anak niya. 3 years old siya. Tama yung topic ko kanina. No? Bigyan mo na kagad yan ng 2, 3 times a day ng crypto and wheatgrass and barley. Kailangan ng bata yon. Maganda yon. Thiamine and B-complex. Maganda yan sa mga bata para sa magandang bone development. Thiamine and B-complex. At maganda rin yon sa brain health. No? Sa brain health. Actually, Lea, kung kaya mo pandagdagan ng kahit twice a day na virgin coconut oil, malaking bagay sa bata. Napakaganda nun, no? Sobrang malaki ang tulong kapag ka pinainom ng wheatgrass and barley and crypto organic, tsaka twice a day na virgin coconut oil, tapos turuan kumain ng gulay yung bata para makahabol. Although, yung kanyang tinatawag na mabagal ang development ng bata, na pagtayo niya, paglalakad niya, meron talagang ganung mga bata na ipinanganak na may depresya. Pero para matulungan natin siya, wala na mawawala. Kasi unang-una, pagkain lang naman yung crypto organic and wheatgrass and barley na malaki ang maitutulong, Lea, dyan sa bata na sinasabi mo. Buti na lang, nabasa ko yung tanong mo. Pwede na siyang ipakain sa kanya yung wheatgrass and barley and crypto organic. Tapos kapag hindi kaya yung wheatgrass and barley kasi capsule siya, lagay sa tubig, ipadede dun sa bata. Pwede yon, nakakatulong yon. Yung crypto organic, pwedeng nguyain yon kasi may ngipin na yung bata. Parang candy yon, pwede. Maraming mga bata nagtatanong sa akin, pagka ganyan, sanay naman silang kumain ng crypto organic. Masarap naman ang lasa nun. No? Couplet yon, pwedeng chewable yon, pwedeng malusaw sa bibig yon. Walang problema yon. Lea Marie Delerio Javier. Pero kung kayang tunawin sa tubig, mabuti rin. Yan ang aking maipapayo dyan sa bata na medyo mabagal ang development. Wheatgrass and barley and crypto, organic and virgin, coconut oil. Yan. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Watching from Kuwait, Maribic, Orlando. Hello po. No? Napakalayo nitong Kuwait na to. Ano yan? Tawag dito, parang Saudi Arabia yata yan. Part ng Saudi yan eh. O ibang part, pero Middle East din siya. Eto may tanong. Si Rislin Palermo, no? Maribohok Takatani, yan ang pangalan nila, dalawa, magkasama sa Facebook. Hello po, coach. Ilang capsule po ng Ultimacy at ilang tablet po ng Crypto Organic pwede sa 10 months old baby? Rislin, masyadong bata ang 10 months old, no? Kaya konti lang ang ating ipapatake sa kanila. Ang crypto organic, dumurog ka lang ng isa, lagay mo sa gatas niya, ipainom mo. Ang Ultimacy, isang capsule, lalagay mo sa tubig. Para madedi niya, no? Para madedi. At sana yung nanay niya nagpapa-breastfeeding para yung nanay ang mag-cleansing para madedi ng bata. Pero yung bata, kung nagbabattle feeding, naggagatas siya through bottle, pwede tayo magpainom ng Ultimacy, ihahalo mo siya sa 6 ounces na tubig, isang Ultima. No, kapag hindi niya naubos within 2 hours, itapon mo na 'yon, papalitan mo ng bago. No, palaging bago. Ayaw nating painumin ng bata nang hindi bago. Dapat bago palaging timpla, hindi tumatagal ng 2 hours para lagi talaga siyang alkaline. Magandang bagay 'yan sa bone development and immune system ng 10 months old. Again, pwede ang Ultima, pwede rin ang crypto once a day lang. Yan, dahil batang-bata pa yan, 10 months old yan. Maganda ang kanyang development, makikita nyo. Ang mga bata po na kumakain ng crypto organic, wheatgrass and barley, Ultimacy, matatalino. No, matatalino po ang mga bata na kumakain ng ganyang mga produkto. Okay, may tanong dito. Noraline Abonito. Ito, ang iba naman ang tanong niya. Coach, ano po ang pwedeng inumin sa yung matabang-mataba? No? Matabang-mataba. Ano ba ang edad niyan? Ano ba ang timbang, no? Kung matabang-mataba siya, unang-una ang ating para sa weight ay ating Nutripub. No, alam naman natin ang Nutripub ay maganda
pag ang pinag-uusapan natin ay proper weight o proper na timbang. Pero sabi ko nga, merong proper na timbang ang bawat ano, ang bawat height. Ito kagaya ng aking meron akong ipapakita sa inyo, no? Sandali ano. Meron akong ipapakita sa inyo na IT, gusto ko lang makita nila ito. Pag ang pinag-usapan natin, teka lang. Yan. I-share screen ko lang 'to, no, IT. Yan, magsi-share screen ako ng proper na timbang. Yan. Para mabasa nyo. Yan na. Ito, lalabas to. Yan, IT, please, pakiano mo para mabigyan natin ng assistance itong si Noraline Abonito. Lilitaw dyan sa screen mo, Noraline. Makikita mo, Noraline, kung ano ba ang iyong height. Yan, lilitaw sa screen mo. Screenshot mo na sa mga nagtatanong po tungkol sa tamang timbang. Sa mga nagtatanong po sa tamang timbang ng babae at lalaki para po matulungan kayo ng husto ng ating NutriPub, mga kababayan ko, no? Ang tamang timbang sa babae, halimbawa, ikaw ay Noraline, no? Ikaw ay 5 flat. Okay, five, ang height mo 5 flat. Dapat 100 pounds ka lang. O kaya sa kilo 45.4. Dapat ma-hit mo siya. Pero sabi mo kanina, matabang-mataba, baka mamaya ang height mo ay 5 flat, tapos 100 kilos ka. Bay, sobra-sobra yun, doble yun. Ang pinakamaganda dyan, magbabawas ka talaga ng pagkain, babawas ka ng protein, magbabawas ka ng carbohydrates, kakain ka ng mga high-fiber food, kakain ka most of the time ng prutas at gulay, at kakain ka ng NutriPub, 2 piraso bago ka matulog. Nakakatulong ng malaki yon. NutriPub, 2 piraso bago ka matulog para ikaw ay gumanda ang iyong timbang. Nakakatulong siya sa metabolismo, no? Nakakatulong siya sa bowel movement, nakakatulong siya sa immune system, nakakatulong siya sa tamang timbang para makuha po natin, mga kababayan, ang ating tamang timbang. Ayan po sa inyong harapan ngayon. Halimbawa, lalaki ka naman, ikaw ay 5'6". Halimbawa, 5'6 ang height mo. Dapat 142 pounds ka lang o 64.6 kilos. Yan ang tamang timbang. Sa babae po kasi ngayon, karamihan ng babae, nasa mga 5'2", 5'3". Kasi pag ang babae 5'6", matangkad na yun eh. Madalang ako maka-encounter ng matatangkad na babae. Kaya Noraline, kung ikaw ay 5'5", 5'1", o kaya yung iba 4'11". So ayan, screenshot mo. Tapos kumain ka ng NutriPub, 2 piraso, no? Bago ka matulog para maganda ang bowel movement mo. So yun ang sagot ko sa iyo, Noraline Abonito, no? Stop share ko na to. Nakita na to ng ating mga kababayan, no? Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating mga tanong. May tanong dito si Rain Virgo. Rain Virgo, babasahin ko ang iyong tanong. Sir, ask ko lang po, ano dapat inumin kapag nahihirapan kang magdumi? Kasi yung kaibigan ko, nahihirapan siya magdumi, may tumor po siya. Ganito, pagka ang usapin ho natin ay nahihirapan dumumi, no, sa umaga, sa isang araw, yun nga yung kakadiscuss ko lang, dapat po umiinom kayo ng NutriPub. Ang NutriPub po ay malaking tulong para makadumi, 2 piraso bago matulog. Tapos dagdagan nyo na ho ng virgin coconut oil 3 times a day kung meron ho siyang iba pang karamdaman. Crypto organic, 444. Yan po ang pwede mong irekomenda. Tapos wag ho nating kalilimutan painumin ng maraming tubig. No? 8 to 10 glasses of water a day. Ang pag-inom po ng kumpletong tubig araw-araw ay nakatutulong upang tayo po ay hindi mahirapan dumumi. So sana po ay inyong nakuha ang ating sagot sa inyo doon sa nahihirapan do dumumi. Meron ditong tanong si Shell Moreno, no? Coach, ano pong supplement ang pwede para sa may bukol? Kanina nasagot ko na 'yan tungkol doon sa SIS. Ang pinakamaganda, ang recommendation ko, Shell, ilista mo ha, Shell Moreno. Ang isang pinakamaganda para diyan, unang-una, Ultima C. Cleansing ka, kung nanonood ka ngayon nasa left side ng screen, Ultima C 211, no? Virgin coconut oil 3 times a day, zinc with vitamin D 2 times every day,
And Crypto Organic 444. Yan ang ating bagong protocol ng cleansing. Kasi malaking tulong din yan para hindi ho kayo basta-basta kakapitan ng COVID-19. Mga kababayan, ang protocol po ng cleansing natin ngayon ay malakas magpataas ng immune system. Gaya nga ho nang nasabi ko nung nakaraan, wala pa namang bakuna, wala pa namang gamot na naiimbento para sa ating COVID-19 na problema ngayon. Eh para po lumakas ang ating resistensya dahil resistensya po ang ating sapat na panlaban upang tayo po ay hindi magkakasakit. Ito po yung aking ipinaglilingkod sa inyo kaya laging nandyan yan sa harapan ko every time na may live. Kung kayo po ay nasa screen ngayon, nanonood kayo, nasa kaliwang side ninyo, yan, nasa harap, katabi ng mukha ko, ayan, Ultimacy, 211 everyday. No, Shell Moreno, makinig ka? Ultimacy, 211, virgin coconut oil, 3 times a day, zinc with vitamin D, 2 beses araw-araw, and Crypto Organic, 444. Malaking bagay yan, Shell. Kung iyang bukol naman ay mas lang, no, hindi naman siya cancerous, eh wag lang pabayaan, mag-take ng cleansing, malaking bagay yan para hindi na lumaki yung bukol, unti-unti na siyang malulusaw. Tapos meron kang proper na pagkain, umaga, prutas, gulay sa gabi, malaking bagay yon para lumakas ang inyong resistensya. So sana po, Shell Moreno, nakuha mo ang aking sagot sa iyong tanong. Okay. May tanong dito si Lea Marie Delerio Javier. Mahaba itong tanong niya. Salamat po, no? Sabihin ko po sa kanya, malaking tulong po yung sagot niyo. Regarding po sa crypto, yung baby ko na 1 year and 10 months old, nasasarapan po siya sa Crypto Organic. Ninunguyan niya lang. Minsan pinipigilan ko lang kasi gusto pumapak ng pumapak. Matalino po baby ko. Katunayan po nito. At his age, alam niya na po ang mag-identify at mag-sound off ng letters, identify shapes, colors, at iba pa. Siguro, contributor din po ang crypto. Maraming salamat po talaga, Doc. God bless you po. Opo, Lea Marie, talagang nakakatulong yun. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Crypto Organic and Wheatgrass and Barley ay malaking tulong para sa brain development and bone development ng bata and immune system booster. Malaking bagay yan. Malaki ang tulong nun sa anak mo, no? Kung inunguya ng anak mo, no, yun nga lang, pagka ang inunguya ng anak mo yung crypto, lagi mo siyang papainumin ng tubig para hindi siya magko-constipate. Yun, lagi siyang dumededi ng tubig. So yun, nakakatuwa yung bata kasi kumakain ng crypto, no? Tapos, Lea, maganda rin, papakainin mo rin siya ng mga gulay, no? Gulay, mga yun, broccoli, no? Yung spinach, malunggay, ampalaya, para lalong tumalino ang iyong anak. So salamat sa information na binigay mo, Lea Marie, no? At in-update mo kami tungkol sa iyong anak. Maraming salamat. So yun po mga kauno, nakakatuwa naman na meron po tayo mga ganitong mga tao na talagang sinubukan ng ating mga produkto at nakita nila na epektibo sa kanilang pamilya. Malaking bagay po yan. Una, salamat sa Diyos, salamat sa uno, sa patuloy na pagpo-provide ng mga ganitong mga gagandang produkto. So yun po, no? Ayan, grabe. Meron na naman dito, tanong. Tuloy-tuloy po tayo, mga kauno. Ang dami po nating tanong, no? Pag nagtanong, dire-diretso talaga eh. Marilyn Policarpio. Coach, may kaibigan ako, may friend ako. May, ano to? Pancreatic cancer. Ah, pancreatis. Pancreas, no? Pancreatic cancer. Pancreas. Stage 4. Nag-undergo ng chemo. 4 years to fight pancreatic cancer. Gusto ko siyang tulungan. Anong pwedeng maibigay na supplement to less the pain? Marlene Policarpio, buti na lang nabasa ko yung tanong mo. No? Tulungan natin yung kaibigan mo na yan kung nasa stage 4 na siya. Makakatulong ang cleansing dyan. No? Unang-una, kung may pain talaga yan, acai berry, patake mo 30 ml 3 times a day. Yun, importante siya. Hindi dapat mawawala yun. 5 products ang irerekomenda ko sa'yo. Acai berry, 30 ml, 3 times a day. Napakahalaga nun to control, to less the pain. Tapos, para lumakas ang kanyang immune system, para lumaban ang kanyang good cells to fight back sa cancer cells, hindi ko sinasabing pampagaling to, no? Ang sinasabi ko, ito ay pangtulong sa kanya upang malesser ang pain at ma-develop pa natin ng husto, mapahaba pa ang buhay niya sa tulong at awa ng Panginoon at ng ating mga produkto, no? Maganda makapag-cleansing.
Unang-una, virgin coconut oil, 3 times a day. Marlene Policarpio, sulat mo ha. Virgin coconut oil, 3 times a day. 2 times a day na zinc with vitamin D. Crypto Organic, 444. Ultima Seed, 211. So, 4 yon. Plus, acai berry, 30 ml, 3 times a day. Sa pancreatic problem, tumutulong siya. Tama yung iniisip mo na nag-undergo siya ng chemotherapy, 4th stage na yung cancer niya, madami ng pain na nararamdaman. Yung ating idinadagdag na to ay makakatulong upang ma-less ang pain, upang lumakas ng kaunti ang kanyang immune system para hindi siya nahihirapan. So yun, Marlene Policarpio, ang sagot ko sa iyong katanungan. No? Importante na magawa ng kaibigan mo itong sinasabi ko. So salamat sa iyo. No? Salamat. Okay. So tuloy-tuloy tayo. No? Yan na, may nagtatanong pa rin dito. Si Maribik Orlanda. No? Sir, ano pong pwedeng inumin? Kasi po, ang anak ko po may butas po sa leeg niya. Thank you po sa sagot. No? Maribik Orlanda. Maribik, hindi ko alam kung ano yung pinanggalingan ng butas sa lalamunan ng iyong anak. Sa leeg, no? Butas sa leeg. Ito ba ay na-surgery? No? Bakit ba siya nagkaroon ng butas sa leeg? Pwede ba pakisagot mo ako, Maribik, i-type mo? Ano ba ang naging dahilan bakit nagkaroon siya ng butas sa leeg? Ah, baka merong inayos ba ang doktor dyan? Ilan taon na yung anak mo? O kaya naman, ganito, para mabigyan mo ako ng talagang eksaktong-eksaktong informasyon para sa iyong anak. Kung meron siyang latest na medical record, na laboratory test, picturean mo ng malinaw yung mababasa, isend mo sa Jericho Mendoza Health Guide. No, isend mo at sisikapin kong mabasa ngayong araw na to after natin ng Facebook Live, nitong ating live na ginagawa ngayon. Para eksakto ang pagsagot ko sa katanungan mo, Miss Maribik Orlanda. No? Kasi mahirap pong manghula. Hindi natin alam kung saan, bakit ba nagkaroon siya ng butas sa leeg. Ayan. Okay. Nitz Camacho. Ayan, may tanong na naman dito si Nitz Camacho. Coach, good morning. Ano po bang supplement pwede sa bata na may G6PD? Okay, sa bata po na mayroong G6PD, unang-una, importante dyan ang Crypto Organic. Wheatgrass and barley and Ultima C. Yun ang mga food supplement sa bata. G6PD, ilan taon po ba yan? Sabi ko nga, from 2 to 6 years old, pwede po tayo magbigay ng 2 to 3 times a day na wheatgrass and barley and Crypto Organic. Tapos bigyan mo po ng 2 times a day na Ultima C. Nakakatulong po sa bata na mayroon pong G6PD. Yan, Nitz Camacho ang sagot ko sa iyong katanungan. Yan, meron pa ho dito. Okay, Ramon Pascua. Good morning. Ano po ang gamot para sa ADHD? Thank you. No? ADHD, maganda dyan, makapag-undergo ng cleansing. No? Ang ADHD po, usapin din po ito ng tinatawag nating immune system. Usapin din po ito ng pagbaba ng tinatawag nating immune system. Ha? Yung pong tinatawag na attention deficit hyperactivity disorder. Yun yung tinatawag nating ADHD. Sa mga ganyan pong sitwasyon, napakaganda po dyan unang-una ang Crypto Organic. No? Ang Crypto Organic po kasi meron siyang tinatawag na complete nutrition para po lumakas ang resistensya ng isang tao. Maganda, makapag-cleansing siya ng crypto, 444. Tapos Ultima C, 211. For the meantime, Mr. Ramon Pascua, yun ang pwede kong i-recommenda sa'yo. Dalawa, safe yun. Crypto Organic, 444. No? And Ultima C, 211. Para po talagang makatulong tayo para kumalma, para po hindi siya masyadong sinusumpong, para po kumbaga mataas ang resistensya at meron po itong lysine, yan yung Crypto Organic, mayaman sa lysine. No, ang lysine po ay sobrang ganda nito pagka kasi ang isang tao na may ADHD, no? Yan po ay medyo tumataas yung tinatawag nating cortisol. Ang cortisol level po pag tumataas, nasisira madalas ang immune system, ang internal organ, bumababa ang immune system. Kaya akin pong nirekomenda sa inyo, Mr. Ramon Pascua, una, Crypto Organic 444, Ultima C 211. Yan po ang aking recommendation sa inyo. Mas maganda, pakainin nyo ng gulay, pakainin nyo ng prutas para po mas malakas ang kanyang resistensya.
Salamat po, Mr. Ramon Pascua, sa inyong tanong. Tuloy-tuloy po tayo, no? Christian John Dabido Dadibo Quijano. No, may tanong dito. Coach, ano pong perfect na supplement para sa may UTI? Naku po, eh maganda dyan ay acai berry. No? Ang acai berry, sobrang ganda niyan sa mga may urinary tract infection. 30 ml 3 times a day. Plus, dagdagan mo na ng virgin coconut oil 3 times a day din. Malaking bagay po yan para sa UTI. No? Sobrang ganda. Kung wala kang acai berry, pwede kang mag-take ng Santiate berries 3 times a day. Ay, ipakita nga natin yung Santiate berries, no? Ang alternative po ng acai ay Santiate berries 3 times a day din. Tapos maganda, lagi mong papakainin ng pakwan, painumin mo ng sabaw ng buko, 8 to 10 glasses of water every day para po talagang maiwasan natin ang pagkakaroon ng UTI. At kung may UTI na, mabilis pong mawala doon sa recommendation ko na yon. So, yun po. Ang aking sagot sa'yo, ang nagtanong ay si Christian John. Yun. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Okay, bumati muna tayo. Sheena Corbita Agudo, watching po ito. Nakos, luhuki po. Lawrence Managat, nakikita ko yung mga pangalan nyo most of the time pagka nagla-live tayo. Brian Castro. Ay, may tanong ko si Brian. Sagutin natin, no? Coach Jericho, it's me again, Brian po. Oo, suki natin to si Brian. Thank you po sa mga advices nyo. Sabi po kasi ng doktor ng baby namin na almost 3 years of age, may skin asthma po siya. Nagsusugat at kumakalat po kasi sa ulo niya. Please advise po, sir. Naku, Brian, maganda sa anak mo yung BCO. No? Yan, BCO, pwede yan. Actually, kung kumakati ang kanyang balat, no? Yung BCO, bubutasin mo lang sa capsule, ilalagay mo sa balat niya kung saan mayroong infected. No? BCO, very, very safe yon. Tapos painumin mo na yung anak mo ng ano, ng crypto organic or wheatgrass and barley 3 times a day para talagang guminhawa na siya kung meron siyang skin asthma, no? Again, yung dalawa na yan ay napakaganda para sa anak mo. Kung kaya mo pang lagyan ng Ultima, ihahalo sa tubig niya pag umiinom siya, no? Ihahalo mo sa 6 to 8 ounces of water. Huwag mo lang papatagalin, Brian, yung Ultima C doon sa tubig ng 2 hours. After 2 hours, i-dispose mo na, papalitan mo ng bago. So sana, Brian Castro, nakuha mo ang sagot ko para yung anak ng asthma mo, yung asthma ng anak mo ay hindi na masyadong magiging discomfort sa yung anak. No, yan ang sagot ko sa'yo, Brian Castro. Okay, eto. Marvin Ornedo Baliling, no? Good morning, coach. Pwede po ba 2 times a day inumin ng Ultima C at 30 years old pataas? Okay, hindi ho. Pagka 30 years old na, ang inom ng Ultima C, 2-1-1. Dalawang beses sa umaga, 2 pieces sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Yan ang tamang pag-inom ng vitamin C sa ating mga adult. I hope you got me, no? Marvin Ornedo Baliling. Yun. Okay, so hanap pa tayo dito. Marami pang tanong dito. Sigurado ako. Ayan na. Ito. Ha? Hanap pa. Thank you so much. Noticing me, coach. So, salamat. Oh, alam mo, Brian, nakikita ko palagi yung pangalan mo pagka nag-uuno live tayo. Lagi ka kitang binabati. At nakatutuwa naman ako kasi nakakatulong ng malaki sa inyo ang mga produkto natin. At marami na. Maraming mga pangalan ako natatandaan pag nabasa ko. Naalala ko ito, naka-tune in last week. Na, nakakatuwa kasi nakakabuo na tayo ng suki. No? Sa mga nanonood po at lagi pong nanonood at nagtatanong, kapag po nasagot ko yung tanong ninyo at naging epektibo, maganda po ang naging resulta. Huwag po kayong mahiya na mag-share. Huwag po kayong mahiya na mag-share. Pwede po natin yan minsan maging guest kapag ka-Wednesday. Although may mga naka-line up na ako na 5 tao na mag-testimonial this coming week, no? 5 linggo na po yung nakaset, pero pwede po tayo mag-schedule, no? Kung meron po kayong mga gustong i-recommenda para mag-product testimonial po sa ating live every Wednesday, iyon po ay malugod kong tatanggapin kasi paraan po natin 'yon para makatulong tayo sa maraming tao. 'Yun po yung aking gustong ipaglingkod sa mga manonood natin. Kasi gusto naman natin siyempre makarinig sila ng mga tao na
nagte-testify o nagte-testimonial na natulungan ang ating mga produkto. So yun po ang aking layunin doon. Oko, tuloy-tuloy tayo, no? Salamat, Brian Castro. Kung natutulungan ka, salamat din. At natulungan, nagkaroon kami ng pagkakataon, Brian Castro, na natulungan ka namin. So tuloy-tuloy tayo. Meron po tayong tanong kay Troy Resquez. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Resquez. Sir, tanong ko lang po, anong pwede sa taong hindi nawala ng plema or ubo? Months na po ang bilang. Ganito, Troy. Pagka ganyang months na ang bilang ng ubo, hindi nawawala ang plema. Pinakamaganda dyan, madala na natin sa isang espesyalista para malaman natin bakit hindi nawawala. Pupuntahin mo na sa pulmonologist. No? Papupuntahin na natin sa doktor yan, sa espesyalista. Kahit naman sa health center, pwedeng matignan yan. No? Baka mamaya may tuberculosis na o may matinding sakit sa baga. No? Pero for the meantime, habang hindi pa siya nagpapa-check up, ang recommendation ko sa'yo, cleansing. Yan ang general recommendation ko palagi, Troy. Subukan mo muna to habang hindi ka nagpapa-check up. Vitamin C, Ultima C, 211, no? Crypto Organic, 444. Zinc with vitamin D, 2 times a day. And virgin coconut oil, 3 times every day. Yan po ang aking mai-recommenda sa'yo, Troy, habang hindi ka pa nakapagpapa-check. Pero I recommend na magpa-check ka. At kung hihingan ka ng laboratory, i-advise ako magpa-laboratory, sundin mo yon. Tapos kung magkakaroon ka ng resulta ng laboratory test mo, para mas matulungan pa kita, i-send mo sa akin yung copy sa Jericho Mendoza Health Guide, no? Para mabasa ko at mabigyan kita ng karampatang magandang diet program at another food supplement combination para mas mabilis ang development nung sinasabi mong hindi nawawala ang plema at ubo. So yan, ang sagot ko sa'yo, Troy Resquez. Okay. Ito, meron tayong tagapanakinig o tagapanood from Calgary, Canada. Watching from Calgary, Canada. Si Naoj Apar. Yan ang pangalan niya, Naoj Apar. Pangalan ba ng ano ba to? Foreigner ba to? Naoj Apar. Pero nagtatagalog siya, thank you po. Siguro Pilipino to, talagang unique lang ang pangalan niya. Yon. Meron ditong nabitin na type Aurea Reyosa Tenorio. Bakit po pag nainom ng Ultima C at bitin yung type eh. Aurea, pakiulit mo. Baka na-send mo nang hindi pa natatapos yung information. No? Okay, Billy Joe Evangelista. May tanong siya. Coach, lagi po puyat at bigla po pumayat. Ano po ang pwedeng ipainom? Pagka ganyang mayroong bigla ang pagpayat. No? Biglang pumayat, tapos lagi siyang puyat. Ang pinakamaganda diyan, pataasin muna ang resistensya, no? Pagpuyat palagi, sabi ko nga mag-cleansing ka na. Hindi natin alam kung bakit pumayat bigla. Pwedeng sa baga, pwedeng sa atay, no? Pwedeng biglang bumagsak ang resistensya, no? Pwedeng dahil sa kapupuyat niya bumagsak ang resistensya. Eh unang-unang pwede nating i-recommenda diyan mag-undergo agad ng cleansing. Ultima BCO, zinc with vitamin D, and crypto organic. Yun, paulit-ulit ko pong sinasabi yung cleansing na yun. Kaya maganda, magawa agad. No? Eto, may tanong si Joby Legaspi. Coach, good PM, ano po pwede sa may acid reflux? Simpleng-simple yan. Napakaganda ng acai berry dyan. 30 ml, 3 times a day, acai berry. Maganda yan sa acid reflux. Sobrang ganda niyan. Meron niyang probiotic and prebiotic na maganda sa buong tiyan. Actually, ang acai berry is design, ang produkto na yan ay magandang maganda para sa buong tiyan. No? Lalo na dyan sa gastritis, yan may acid reflux, gastrointestinal problem, no? May ulcer, napakaganda ng acai berry. Salamat sa tanong, Joby Legaspi, no? Okay, hanap pa tayo ng tanong dito. Yan. Ito, kinumpleto ni Aurea. Ito, nakuha ko. Bakit po pag nainom ng Ultima C at Crypto, dighay ng dighay? So ang naka-type dito, dighal. Tama ba ako, Aurea? Dighay yun eh, dighay. No? Burp sa English, nagbe-burp. No? Okay, ganito gagawin mo. No? Iinom ka ng tubig kumpleto, 8 to 10 glasses of water every day. 211 Ultima C. Crypto Organic,
4-4-4. Healing process yung dighay ng dighay kasi naglalabas ka ng acid. No? Nauutot ka, nadidighay ka, nadudumi ka ng madami. Huwag kang mag-alala, Aurea, mga dalawa, tatlong araw lang naman yan. No? Umaabot minsan ng isang linggo, pero hindi yan delikado. Yan ay epekto, ang tawag dyan ay healing process. Sundin mo lang ako, 2-1-1 ultimacy. Ang crypto organic ay 4-4-4, tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Yun, makikita mo, after 1 week, wala na yung pagdighay mo na yan. Nagpuproduce ka lang, minsan nauutot ka, minsan nadidighay ka, minsan nadudumi ka ng madami, minsan magkakarasis ka pa, minsan nga may kasama pang pagkasinat, no? Parang sinisinat ka. Ano ho yun, ang tawag doon, sininagtanong si Aurea, ay healing process. No? Healing process yan. Aurea Reyosa Tenorio. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay, may tanong dito. Ang ganda ng pangalan niya. Kind-hearted. Ang ganda ng pangalan. Basahin ko. Hello po, coach. Ano po ba ang medicine sa tongue na feel bitter always? Kahit walang fever, always normal lang temperature ko. Thank you po, coach. Kapag mapait ho ang panlasa ninyo, mapait ang panlasa. Una, yung dila ho natin, may tongue cleaner. May nabibili po, no? Na tongue cleaner. Para siyang, okay, toothbrushin mo. Yung toothbrush, linisin nyo yung dila na nalilinis po siya. No, baka may mga nag-aano na, nag-marami hong mga naipon na mga, kasi nagkakaroon ho ng ano yan, eh, parang ang dila ho natin, kailangan po yan, regular na nililinis. No? Tapos ganito, kapag ka mapait ang panlasa ninyo, ang aking recommendation dyan, unang-una, para po talagang maiwasan natin yan, no? Yung Sante 8 berries, mag-take ho kayo ng 3 times a day. Maganda yun sa mga infection, bacterial infection, maganda yun. Tsaka BCO. For the meantime, yun muna. No? BCO, 3 times a day, antiviral, antibacterial, antiparasitic. No? Yan ang BCO, 3 times a day. Tapos Sante 8 berries, 3 times a day din. Tapos I suggest, lilinisin ho natin yung dila. Pag nagtututbrush ho kayo, pati yung dila ho, ibabrush nyo para ho malinis siya, lilinis. Yun ang naitutulong ho nung paglilinis ng dila. Kasi minsan, pagka yung panlasa nyo, apektado na, ibig sabihin marumi dila. No, marumi, hindi na ho na nagpe-penetrate yung lasa ng pagkain. Kumbaga, puro pait na lang yung nararanasan natin. No, yun ang unang initial na pwede nyong gawin. Pero pagka tuloy-tuloy po yun, ginawa nyo na yung sinabi ko, eh maganda po makapagpa-check na ho tayo. No? Ma-check ho yan sa ano eh, sa ENT, no, sa ENT hospital. EENT, eye, ear, nose, and throat. Kasama na po doon yung pag-check ng dila. Pero for the meantime, habang hindi pa ho kayo nag-check, no, dapat po ay malinis natin ang ating dila. Tapos Sante 8 berries 3 times a day and virgin coconut oil another 3 times a day. Malaking tulong po yan kasi yan dalawa na yan, inuulit ko, may kapasidad po yan na antiviral, antibacterial, antiparasitic, antifungal properties. So yan po ang aking advice doon sa nagtanong tungkol doon sa lagi daw mapait ang panlasa niya. Hindi naman daw siya nilalagnat. So yun muna ang aking sagot sa'yo. Ha, sana nakuha mo ang sagot ko. Pakitype mo naman dyan sa screen kung nakuha mo ang sagot ko. Yan, salamat sa'yo. Ito, Angela Dejeto. May tanong si Angela Dejeto tungkol sa UTI din ito. Good morning, coach. Tanong ko lang po, anong supplement natin magandang sa mababa ang calcium na may sakit sa UTI? What do you mean mababa ang calcium na may sakit sa UTI? Pagka nga may UTI, unang-una, sabi ko kanina yung nagtanong sa UTI, no? Importante dyan ang acai berry, 30 ml 3 times a day. Painumin mo lagi ng sabaw ng buko, pakainin mo ng pakuan lagi, lalo na sa umaga, tapos tubig, 8 to 10 glasses of water. Malaking tulong yon para ang UTI, urinary tract infection, ay ma-eliminate natin. Pag may UTI, huwag niyo hong hayaang umakyat sa bato. Pag nasira ang kidney, nagkaroon ng infection sa kidney, mas malala pa. Kaya dapat po, ay ngayon pa lang, UTI, ay solusyon na natin. Acai berry, 30 ml, 3 times a day. No? Acai berry, o pwede ka pang magdagdag ng BCO, 3 times a day. Tapos sabaw ng buko, pakwan, yan ang mga pagkaing prutas na pwedeng makatulong
para ma-eliminate po natin ang urinary tract infection. So napakadami pa pong nagtatanong, no? Dire-diretso po tayo sa ating pagsagot, no? Pero hindi na po natin matatapos ngayon ang mga katanungan ninyo. Habol po tayo sa Wednesday. Meron pa po tayong next week para medyo, kumbaga, talagang tuloy-tuloy ang ating program na Uno Live, no? Mahigit na pong mga almost 30 people yung nasagot po natin ngayon ang araw na ito. At nakapag-educate tayo tungkol sa mabilis na pagtangkad at pagtalino ng ating mga anak. Sana po ay naging makabuluhan ang ating pag-uusap ngayong araw na ito ng Biyernes. Sana po ay nakita nyo ang ilan sa mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Ang lagi ko pong hinahabilin sa inyo, mag-iingat kayo palagi, always stay safe. Lagi tayong manalangin, magpasalamat sa Diyos na sa kabila ng maraming nangyayaring sakuna, no, kalamidad, ay tayo po ay nanatiling ligtas. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay ligtas sa lahat ng mga nangyayari. So yun po mga kauno, no? Ang uno po ay patuloy sa paglilingkod sa inyo. Salamat sa BODs dahil meron po tayong ganito maliit na paraan para po makaabot tayo ng maraming tao. Matulungan natin yung ibang may mga katanungan. Muli mga kauno, ako po ang inyong lingkod, ang inyong life coach. Huwag po kayong masasawa. Ako po ang inyong nutritionist, Jericho Mendoza. To God be the glory.